So hi guys, so for today's vlog, part 2 na talaga gagawin natin ng initial reaction eh. Siguro initial review sa AirPods na binili natin last 3 weeks siguro. Tapos ayan nga, ngayon ko na siya nagawa ng review. Matagal ko na dapat itong gawa ng review, pero kasi wala akong mahanap na magandang studio, wala akong mahanap na magandang background. Pero ito, hindi ko sure kung maganda ba itong decision ko na color green yung background dati na ilaw, kasi nga, ima-match natin siya dito sa color green ng AirPods. Kung makikita niyo, pag ino-open yung AirPods pero ang color green na umiilaw, diyan natin ima-match yung background ngayon. So for today's vlog, ito ang gagawin natin. Iko-configure natin siya kung paano nyo ba malalaman kung legit yung mga AirPods na nabili nyo, kung saan ba kayo website pupunta, kung maayos ba siya, yung serial numbers, yung mga IMEI numbers, yun, kung maayos siya. Ito, ituturo ko sa inyo yung mga tips and tricks. Tapos, ituturo ko rin sa inyo kung paano palitan ng name yung inyong AirPods. Oo. So, sa video natin na ito, gagamitin natin na pang model na cellphone is iPhone 6S Plus. Yan. Kasi ang iPhone 6S Plus, ano siya tawag dito, latest pa siyang, latest yung OS niya until 2022. So, ito na nga. Ito yung cellphone na gagamitin natin na pang model sa inyo. Ang una-una natin gagawin, i-check natin kung legit nga ba yung AirPods. Kasi syempre, maraming mga nagkalat sa internet na AirPods na fake. Yung parang, kopyang-kopya siya, gayang-gaya siya ng, kamukha siya ng original na AirPods, pero kadalasan kasi, di ba, fake, ganun. Ito, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman na kung legit pa yung AirPods na nabili nyo sa pamamagitan ng ilang tricks, gamit ang ilang tricks, website ng Apple, check coverage, mga ganun. So, yun. Ituturo ko nga sa inyo for today's video. Ito, kung mapapansin nyo, medyo nasa gilid ako kasi nga maglalagay tayo ng screen record dito. So ito, i-start ko na screen record dito sa iPhone. The last time na naglagay ako dito ng screen record gamit itong iPhone 6S Plus, biglang nag-crash yung screen record and naputol yung mismong video. Parang nakat, ganun, 1 minute lang yung nakuha. Pero sana naman mag-success yung screen record dito kasi nga kapag hindi nag-success, sayang yung pagod natin. So ito, unang-una natin gawin, syempre kailangan natin buksan yung Bluetooth. Dito kasi sa phone na to, naka-disable yung pop-up, yung nag-pop-up na gano'n kasi nga minsan na itong dinadiagnose ko siya. So ito, i-open na nga natin siya. Yan, kung makikita yun, naka-open na siya. Hindi na lumalabas, hindi na nade-detect, pero sa iba nade-detect siya, lalo sa mga iPhone 7 Plus gano'n, pero dito hindi siya nade-detect. And sobrang bagal na rin niya maka-reach ng Bluetooth. Sa cellphone ang problema pag gano'n. Dito ang problema. Pero since no choice tayo, ito lang yung mga gamit natin na cellphone as pang model para dito sa video natin. So yun, no choice. Ito ang gagamitin natin. Yan, so hintayin lang natin siya. Hintayin lang natin siya na ma-detect. So ito nga, inulit ko yung clip ng video na to kasi nga bigla nag-crash yung camera and naging foggy yung style ng video. So ito nga, nandito tayo sa Bluetooth section ng ating iPhone. Ganyan. Nakaganito lang yung AirPods kasi nga mabilis ma-disconnect sa iPhone yung Bluetooth kasi nga medyo nga may problema na tong 6S Plus sa reception ng Bluetooth. Ito ang i-click nyo, ang unang-unang i-click, hindi na rin gumagana yung pop-up notification dito sa iPhone kasi nga na-diagnose ko na to sa Bluetooth noon, nagawa ko na siya sa Bluetooth. Ang gagawin nyo para mag-connect, i-click nyo yung AirPods, kung makikita nyo, ayan, AirPods, para malaman nyo lang na legit kasi hindi naman lahat ng legit is may ganito sa settings. Ito lang din magpapatunay nga na legit yung AirPods nga na nabili nyo. Yun. Yan, hintayin nyo lang siya na mag-connect sa Bluetooth. Hindi ko na siya ipopost. Make sure AirPods. I-click nyo yung connect. I-make sure nyo na ganyan. Na naka-on siya. And kung makikita yung connected na yung AirPods, ngayon, para malaman nyo kung original ba yung AirPods na nabili nyo, i-click nyo yung I button sa tabi ng AirPods tulad nyan. I-click nyo yan. Yan, kung makikita yung mukha siyang legit, di ba? Ang lagi yung titignan is yung model name, model number, serial number. Kailangan merong serial number yung both left and right ear. Ayun. Yan yung, dyan yung malalaman. Pwede rin yan isearch sa checkapple.coverage pero hindi ko na ipapakita ng yung video na yun dito kasi nga hindi sa atin tong cellphone is baka meron tayong makita na alam nyo na, private. Tapos next naman para malaman nyo na legit yung AirPods na nabili nyo is meron siya limited warranty tulad yan. Mag-expired yung akin sa makikita yung May 17, 2023 hanggang dyan yung date. Yan yung limited warranty ng AirPods na nabili natin. And para malaman nyo kung legit, i-click nyo yung limited warranty. Ayan, kung makikita yung limited
warranty expires on May 17, 2023. Ibig sabihin, pag hindi pa expired yung warranty, kahit sa ang Apple Store ko siya dalhin, kahit sa ang Mac Store, is supported ang warranty. Ganun pag Apple eh. Kahit saan Apple Store mo dalhin. Basta within warranty, gagawin nila ng free. Example, hindi tumutunog yung isa. Mga ganong case. Kung makikita yung hardware coverage is covered. Technical support is covered. Walang problema doon. Basta hanggang May 17, 2023 lang siya. Kung makikita yung 2022 na ngayon, meron na lang ako 12, 11, hindi ko alam, 10 months na lang. Or 9, basta ganon. Tapos next naman na ipapakita ko sa inyo is yung, kung paano nga palitan yung name. Yung model, yung name ng AirPods. Wait lang, nag-disconnect ulit. Ayan. Hintay lang natin na mag-connect. And connected ulit. Papalitan natin yung name. Matagal ko na itong gustong gawin. Matagal ko na siyang gustong palitan. Kaso nga, hindi ko magawa-gawa kasi gusto kong gawa ng video. Hindi ko makikita. Ayan, napalitan natin siya. Ay, mali. Palitan natin siya ng pangalan. Ayan, na-detect yung AirPods. Ayan pala yung pop-up. Ano, yan pala yung pop-up window na hinihintay natin. Rare na lang siya lumabas kasi nga since may problem na siya sa Bluetooth reception itong iPhone na ginagamit natin. Pero kapag nagkaroon ako ng ano, mas bago na iPhone, papakita ko ulit yung review nitong AirPods na to para mas maging smooth. Initial reaction lang tong video na ginawa natin ngayon kasi nga ilang months ko na siyang ginagamit. 3 weeks ata yun. Click nyo yung done. So may kita, yan na yung pangalan. Ngayon sa lahat ng device ko, in case na i-plug in ko siya sa Apple, iPad, mini, iPad, yung isa kong iPad, tapos yung iPhone 5S, yan na yung name na lalabas. Kung itatanong nyo pala ako, kung nakaka-rename ba ang AirPods sa iOS 10 and below, 11 and below, opo, pwede nyo siyang palitan ng pangalan gamit yung mga device na yon. So dahil hindi nga ako mapakali, and yun nga, medyo ginaganaan pa ako mag-vlog, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano yung i-check yung kung original yung AirPods na bili nyo sa check.apple.coverage.com. Kung makikita nyo ba kung valid nga ba yung Apple product na nabili nyo sa Apple website mismo, kung eligible ba kayo. So ito, ang gagawin nyo, kasi hindi talaga ako mapakali. Kung makikita nyo, yan yung pinaka-settings ng AirPods. Ang gagawin nyo, papatagal yung pindutin ng may serial number, tulad dito. Ayan, click nyo yung copy. Punta kayo dito sa website na to, ilalagay ko yung link sa baba. Ang gagawin nyo, ipipaste nyo yan. Ipipaste nyo yung yan mismo. Tapos, itatype nyo yung code na nasa baba. Ayan. Ulitin natin. Nakakailang retry talaga kadalasan kapag ganyan. And so, makikita nyo, yan, na-detect na nga. AirPods 2nd generation. Yan yung serial number na kinopya natin sa settings, yung GFH. Safe naman daw yan na maikalat. So, sige, pakita natin. May kita yun dito, eligible for an Apple Care product. Ibig sabihin, pwede ako mag-apply for an Apple Care for an extra cost. In case na nasira itong AirPods ko, pwede ko ipagawa na libre sa Apple. Kontakin ko lang yung Apple via email. And pwede ko na siyang ipagawa sa kahit saang Apple Store. Next naman is may kita yun, meron siyang valid purchase date. Ibig sabihin, legit yung Apple na once sa pagkabukas ko, doon lang na-recognize yung mismong warranty. Ayan, a validated purchase date lets Apple quickly find your product, provide the help you need. The next naman is telephone technical support is active. Active pa itong valid purchase date at yung, ay hindi pala, active pa itong telephone technical support kasi nga, nasa warranty period pa lang siya. Ibig sabihin, di ba mag-end yung warranty ko ng May 17 ba? 2023. And kung may technical support active. Ang estimated expiration date nitong technical support ko sa AirPods is August 16, 2022. Malapit na palang matapos. Sandali lang pala to. Pero kung makikita yung repairs and service coverage, ito yung in case na masira siya, kailangan ng battery replacement, pwede mo siyang dalhin sa lahat ng Apple Store dito sa Pilipinas. Hindi ko na alam kung pwede sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas, pwede mo siyang dalhin sa lahat ng Apple Store and pagawa doon ng for free. May repairs and coverage active. Ang estimated expiration date niya is May 17, 2023. Same sila ng date na nakalagay sa settings. Kung makikita nyo, saan ba yung settings? Yan, limited warranty is May 17, 2023.
kapareho niyang date yun nandito sa repair and service coverage ng May 17, 2023. And in case na nasira, pwede ka na mag-setup ng repair sa online. Ita-testing natin siya. Yan, set up a repair. And makikipag-chat ka dyan. And sila na magsasabi kung pwede mo nang i-drop off sa kanila yung AirPods mo. So, yun na nga. So, thank you so much for watching this video. Sana may natutunan kayo. So, for more videos like this, just subscribe on this channel. Follow nyo ako sa Instagram at @_D_J. So, thank you so much for watching this video. Kung itatanong nyo sa akin kung magkano ko ito nabili, hindi ko na pwedeng sabihin. Ayaw kong i-share yung presyo, baka mausgahan ako. So, yun nga. So, thank you so much for watching this video. Bye!